kaalaman na mahigit sa 7,707 na pulo na may kabuang lawang sa 300,000 kilometro kwadrado. Ang ikalabing isang pinakamalaking mga pulo ay sumasakop sa 64 na bahagda ng kabuang lawak ng lupa. Alam nating lahat na ang Pilipinas ay may tatlong malalaking pulo, ang Luzon, Visayas at Mindanao. Lorenzo, ano nga ba ang pinakamalaki sa mga ito? Ang pinakamalaki sa mga ito ay ang Luzon, na may lawak na 105,000 kilometro kwadrado. Ang sunod na pinakamalaking pulo ay ang Mindanao, na may 95,000 kilometro kwadrado. Rafael, saan ba matatagpuan ang Pilipinas? Ang kapuluan ay mahigit tumulang na 800 kilometro mula sa mainland ng Asia at matatagpuan sa pagitan ng Taiwan at Borneo. Ito ay mga impormasyon na ibinigay namin ukol sa geografiya ng Pilipinas. May natutunan ba kayo? Opo! O sige nga, ano ang tatlong pinakamalaking pulo sa Pilipinas? Luzon, Visayas, at Mindanao. Magaling! Napasyal ka na ba sa Intramuros at Luneta? Palawan, Bigan at Batanes, Subic, Baguio at Rice Terraces. Namasdan mo na ba ang mga bintarang Sambuanga? Bulkan Tal, Bulkan Mayon, Beach ng Boracay at La Union. Tara na, biyahe tayo mula Basco hanggang Ulo, nang makilala ng gusto ang ating kapwa Pilipino. Halika, biyahe tayo nang ating makita ang ganda ng Pilipinas, ang galing ng Pilipino. From city to city, 7,100 plus islas sa mahal kong Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, ating puntahan. Huwag maging dayuan sa sariling bayan. Nasubukan mo. Ang iba't ibang mga pangkat etniko sa Pilipinas ay kinikilala ang kanilang sarili sa isa o higit pa na mga salik katulad ng Tipik, Wika, Reliyon o sa isang magkatulad na kasaysayan. Binubuo ng malalaking mayorya ng populasyon ng pangkat na ninirahan sa kapatagan na Austronesiano at naging Kristiyano mula sa pagiging animismo, Hinduismo, Budismo o Islam. Ang mga Negrito ay nakatira sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang mga Tinggyan ay nakatira sa Abra, pati na ang Isugao at Mamangyan at Tagbanwa. Ang pinakamarami sa mga pangkat na ito ay ang mga Ilocano, mga Pangasinense, mga Tagalog, mga Kapampangan, mga Bicolano at mga Bisaya. Sinasabi minsan na bahagi ang mga pangkat na ito sa lahing Austronesiano at o lahing Malay. Bagaman, kadalasang tinuturing ng marami na walang matayang pag-agham ang guhit balangkas na nakabatay sa lahi, lalo na dahil sa itinuturing na Pilipino ang mga Negrito sa Pilipinas. Nagsimula ang kasaysayan ng Pilipinas nung dumating ang mga sinaunang tao sa pamamagitan ng tunay na lupa. 30,000 taon na ang nakalipas. Ang unang tala sa pagbisita ng mula sa kanluran ay ang pagdating ni Ferdinand Magellan sa pulo ng Humonhon sa timog silangan ng Samar noong 16 ng Marso noong 1521. Nagsimula magtayo ng mga permanenteng tirahan noong 1565. Maraming pang mga paninirahan ang itinata, pangilaga hanggang sa maabot ng mga kolonyata ang loob ng Maynila sa pulo ng Quezon na itinata na isang syudad sa Manila, at dito nagsimula ang panahon ng kolonyasyon ng Espanya na natatag ng 3 para magbigay ng mga impormasyon tungkol sa mga tanyag na pagkain dito sa Pilipinas. Number 1, adobo. Ang adobo ay itinuturing na pambansang ulam ng Pilipinas. Ito ay pinakulo ang karne ng baboy o manok na niluto sa toyo, bawang, suka, buong paminta at dahon ng laurel. Pinakukula ng karne ng mahinang apoy hanggat mabawasan ng tubig at lumambot ang karne.
ang iba't ibang gulay at shellfish ay pwede rin lutuin sa ganitong paraan. Number 2, sinigang. Ang sinigang ay isang lokal na lutuin na may sangkap na karne, isda at shellfish na niluluto at sa maasim na sabaw na may kasamang dahon ng kamote, kangkong, sitaw, okra, sigarilyas, puso ng saging, ugat ng gabi, iniwang talong at labanos. Maaari gamitin ang sampalong, hilaw na mangga, bayabas, santol at kamyas bilang pampaasim. Kung isda ang nais isigang, miso at dahon ng mustasa ang ginagamit sa pagluluto. Number 3, lechon. Ang lechon ay madalas na nahahain sa mesa kapag mayroong kakaibang handaan. Ang baboy ay itinutuhog sa isang kawayan at iniihaw sa isang uli hanggang ang balat ay maging makula at malutong at ang karne ay lumambot. Inahahain itong may kasamang sawsawan na gawa sa atay ng manok at baboy, suka, asukal at pampalasa. Ang lalomas na lungsod Quezon ay kilala bilang kapital ng lechon ng Pilipinas. Number 4, kare-kare. Ang kare-kare ay isang lutuing paborito ng Pilipinas. Gawa ito sa karne, bituka o buntot ng baka at samot-saring gulay. Pinakukulaan ang karne hanggang lumambot at saka ay naluan ang dinurog na mani at malagkit na kanin na pinumpino. Ito ang nagpapalabot sa sarsa at nagbibigay ng kakaibang lasa sa ulam. Ngayon, dumaho tayo sa pag-interview natin sa ating mga kapwa-syensya. Masasamang nangyayari sa Pilipinas kagaya ng mga kalamidad, masaya pa rin ang mga Pilipino. Yun ang magandang nakikita ko sa Pilipinas. I see the Philippines as a beautiful and growing country that will eventually become one of the giants in this world. I see Philippines in a positive way because of its rich culture and the people that reside in it are very beautiful and very positive, and they still try to preserve their environment even though it is in the beat of different parts. The Philippines is cozy home. It's nice, nature roams free. It's a comfy place to live. At the first glance. So, yun lang po. Hi, Mama. Let's love you.